Yo, what is up sa inyo guys? So in this video, tuturuan ko lang kayo ng aking 3 tips no, kung paano tayo magiging successful sa ating flowerhorn keeping. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magbigay ng shoutout kay Arnel Fish TV. So shoutout sa iyo Arnel Fish TV, maraming salamat sa pag-support ng aking channel. So ayun, mabalik tayo sa ating topic no. So ginawa ko tong topic na to kasi marami sa ating masyadong ginagawa nila yung komplikado yung pag-aalaga ng flower horn or paano nga ba daw mag-alaga ng flower horn. Kasi marami nagtatanong din sa akin na sobrang nahihirapan sila no, kung paano sila nag-aalaga ng flower horn. Pero huwag nyo na gawing komplikado guys ang pag-aalaga ng flower horn kasi napakadali lang no. Marami kasing nakikita natin sa mga internet, sa mga Facebook, sa mga social media na marami silang mga secret kung paano mag-alaga ng flower horn, yung mga ano nila, ayaw nila ipagsabi, ayaw nila ipagkalat. Pero ako guys, gusto kong i-share sa inyo yung aking knowledge, yung ano yung mga natutunan ko all throughout the years sa pag-aalaga ng flower horn. And ito nga no, gusto ko lang i-flex na nag-champion ako sa Apocalypse na international flower horn show. So gusto ko lang i-flex dun kasi at least diba, napatunayan ko na sa sarili ko na meron din akong ibubuga no, as a newbie na flower horn keeper. So ayun no, balik tayo sa topic na talaga. Bibigyan ko lang kayo mga tips no, siguro tatlong tips lang ang bibigay ko para maging successful kayo sa inyong flower horn keeping. So unang-una sa lahat, yung tip ko is yung diet no. So yung diet nila is high protein lang talaga no. Yun lang talaga ang pinakasikreto sa diet ng flower horn is high protein, and umiwas kayo sa live feeding no. Kasi maraming nagsasuggest na okay daw no. Okay naman, actually wala nang problema sa ano, live feeding. Pero ako as much as possible is kung na-pellet train naman yung flower horn, is umiiwas na ako sa live feeding no. Kasi pagdating sa huli, tayo din mahirapan. Baka tamaan ng hexameter yung ating flower horn or magkaroon ng problema sa kanilang ano, pangangatawa no, pag too much live feeding no. But make sure no guys, kung magla live feeding kayo is mag fasting kayo no, mga ilang araw para ma-reset yung katawan nila no. Pero yun lang talaga mabibigay ko or masasuggest ko sa inyo is high protein diet lang talaga no. No need na, kahit wag na kayo mag enhancer. Actually noon hindi naman talaga kailangan ng enhancer para mapaganda ang ating flower horn no. Talagang nasa genes na nila no yung kagandahan ng flower horn, and part lang natin guys yung tulungan sila mapaganda no, sa paraan na aalagaan natin sila and bibigyan natin sila ng masustansya na high protein na pagkain. So pangalawang tip na may bibigay ko sa inyo guys is yung water quality. Ito yung pinaka major no, or pinaka importante yung gagawin nyo is bantayan nyo yung water quality nyo no. So make sure na maganda yung tubig nyo, naka pre-cycled na yan bago kayo maglagay ng flower horn, and may make sure na may established beneficial bacteria na yan, meron kayong magandang filtration system, weekly kayo nagwa-water change na. So hindi talaga ako fan ng mga tao na tamad talaga mag-water change. So as much as possible, weekly kayo nagwa-water change, kahit 20-30% lang, ano lang naman yun eh, 5 minutes lang naman kukunin time na yun para mag-water change. So hindi naman siguro mahirap yun no guys. So ang ano talaga no, ito talaga yung pinaka key no, sa pag-aalaga ng flower para maging successful kayo is yung water quality no. So kung inaalagaan natin yung tubig natin, napapanatili natin maganda yung tubig natin, yung tubig naman ang magbibigay no, or ang tubig naman mag-aalaga sa ating flower horn. Nag-gets nyo ba ako guys? So kung makita nyo dito sa setup ko is meron tayo dito ano no, coral ano to, crush corals, meron tayo dito sponge filter, and meron tayo ditong hang on the back na filter no. So ganito talaga ako mag-setup kasi pinapanatili ko talaga yung water ko no. So kailangan talaga at least dito sa aquarium na to is every 4 to 5 days ako nagwa-water change dito ng 30% kasi nga malaki na yung kampa ko and madumi siya no. Lagi siyang tumatae. So yun. At hindi ibig sabihin guys na kung crystal clear water nyo is hindi kayo mag-water change. No. Hindi dun yung basehan kung good or bad quality ang tubig nyo no. So yun nga no, kahit crystal clear yung water nyo pero deep inside ng tubig yan is mataas na yung ammonia niyan. So better na mag-water change na lang kayo no, kesa ano diba. Yun. Basta yun. So pangatlong tip na may bibigay ko sa inyo guys is learn from your experience no. Yun talaga yung pinaka magandang way para ma-master niyo yung
pag-aalaga ng flowerhorn. Kasi ang pag-aalaga ng flowerhorn depende yan sa owner, no, kung paano nyo huhulihin yung kiliti ng isda, no. Kapag nahuli nyo yung kiliti ng isda nyo, dun kayo magsasucess sa ano, no, sa pag-aalaga ng isda. Kasi kaming mga vloggers, kaming mga nauna na sa pag-flowerhorn keeping, syempre sinishare lang namin yung knowledge namin kung paano namin inaalagaan yung isda namin. Pero sa huli guys, nasa sa inyo pa rin yan, no, kung paano nyo aalagaan yung isda nyo, no. Baka kasi ano, bigay kami na bigay ng tips sa inyo, pero kayo is hindi nyo rin na-apply yung mga binigay namin. May mga sarili kayong paraan. Baka mamaya bumibili kayo ng malaking flowerhorn, nilalagay nyo sa 10 gallon, is which is hindi dapat ganun dapat. Dapat, tama ba yung sinabi ko? So, basta yun guys, ano, no, you should learn from your own experience, no. Dapat ano, no, maging responsible na keeper ka, alam mo yung mga tama't mali bago ka bumili ng flowerhorn. You do your own research, no, kung paano mag-alaga. Kasi mamaya bumibili tayo on the spot na flowerhorn, then magtatanong kayo kung pwede ba siya lagyan ng filter, pwede ba siya may heater o wala, o diba, doon pa lang guys, ano, failed na kayo, no, sa pag-aalaga ng flowerhorn. So, ang masasuggest ko talaga, ito yung pinaka number 3 na tip ko sa inyo is experience, no. You should try on your own, no. Do at your own risk, ika nga, 'di ba? Or basta 'yun. Alam niyo na 'yun, nagigets niyo naman kung ano yung gusto kong sabihin, 'di ba? So, may mga kanya-kanya tayong way sa pag-aalaga ng flower. Pero ito sa akin, ito yung aking 3 tips sa pag-aalaga ng flower, and I hope na meron kayo natutunan sa mga tips ko. And syempre, apply niyo na rin 'yon para na maging success din guys sa pag-aalaga ng flower horn. And that is it for today guys. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na to. I hope na meron kayo natutunan sa vlog na to. So make sure to like, share, subscribe, no, and comment nyo lang ng gusto nyong comment. And hanggang sa muli guys, fish out!